Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-art lover. Well, mga ka-art lover, mga kababayan, narinig niyo ba ang balitang naisugod sa ospital si Tibuloy dahil sa may malubhang kalagayan daw ito? Maniniwala ba kayo nito? Baka naman isa lang pakana o alibay ito. Katulad sa nangyari noon sa kanilang Joseph Estrada kay Gloria Arroyo na ang dami-daming gimmick para makaiwas ng kulungan, magpa-hospital arrest. Atin pakinggan ang balita, galing mismo ito sa PNP. Narito ang video. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apolly Cubiloy. That prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinundak po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as a life-threatening. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apolly Cubiloy. Ito'y matapos na aprubahan ng korte ang medical forlorn nito dahil sa pananakit ng dibdib at irregular na heartbeat. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, dumaing ng pananakit ng dibdib si Cubiloy noong November 7. Kaya't dinala na ito sa Heart Center noong November 8, Biyernes, para sa ilang medical check-up. Ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya. Yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH. But this time around, dahil po to check po, remember po meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessment. Okay, so tama naman yan na habang maaga pa ay maagapan kung totoong merong sakit sa puso. Eh kung kasama niya si Estefany Ibarra ay mawawala yan eh. Kaya dapat ang ibigay nyo na gamot dyan ay si Estefany Ibarra. Papuntahin nyo dyan sa kanyang selda para yung kanyang irregular heartbeat ay magiging regular na. Naalala ko tuloy yung 8 heartbeat sa underground tunnel ni Cubiloy sa KOGC nung madetect yung 8 heartbeat. Kanino kaya yung pang-8, no? Sabi ni Arlene Stone ay kay Estefany Ibarra daw yung pang-8. Kasama pala yung si Estefany doon sa tunnel para mawala yung stress ni Pastor. Kaya diyan sa ganyang sitwasyon na sumasakit yung puso niya at yung tibok ay irregular ng pagtibok ng puso, so tama lang ang i-request ni Cubiloy diyan ay si Estefany ang pupunta diyan para maano yung ang puso niya. Magamot ang puso niya ng pag-ibig ni Estefany kasi si Estefany handang ialay ang buong katawan, pati kaluluwa at espiritu. Napakagandang love story ito. Okay, patuloy tayo sa video. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Cubiloy sa Campo Grande ngayong araw Lunes, subalit muling inaprubahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Naka-receive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC Pasig extending the medical furlough of Apolly Cubiloy hanggang November 16 po ng 5 PM para po makumpleto yung mga medical examination na na-require po to check kung yung medical status o condition po ni Apolly Cubiloy po. So, dahil since may court order po, ay susunod po tayo doon. Paliwanag ng General, walang equipment ang PNP General Hospital para sa ilang pagsusuring gagawin kay Cubiloy. Kaya't sa PNP Heart Center ito dinala, base na rin sa utos ng korte. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit pa rin ang bantay kay Cubiloy kahit na nasa loob ito ng ospital. Nasa regular room din daw ito at hindi maaaring basta na lamang dalawin kung walang court order. Government doctors po ito, hindi po pwedeng mangkapimili po at in fact
Restricted din po at limited yung po pwede pong dumalaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room. At even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even yung mga medical examination being conducted on him po. Okay, so paano kung si Stephanie Ibarra ang dadalaw diyan? O yung mga Ukrainian na pastoral na magaganda, ayaw nyo bang papasukin? Para titibok na muli ng regular heartbeat yung puso ni Kibuloy. Kasi mga ilang linggo na ba, isang buwan na yata, na hindi sila nagkikita ni Stephanie, di ba? Talagang magkasakit yan sa puso. Kasi doon sa QGC, gabi-gabi yan. Gabi-gabi yan, nandyan sa kwarto niya si Stephanie at yung iba pang mga pastorals na nag-night duty, di ba? Merong night duty, gabi-gabi. Kaya yung puso ni Kibuloy doon, maganda ang kondisyon. Eh ngayon, wala eh. Tigang. Wala. Walang night duties. Kaya yun lang ang ano ko, request sa PNP, papasukin nyo yung kanyang mga lalabs para gaganda ang kondisyon ng puso ni Kibuloy para tatagal naman ang buhay niyan. Okay? At well, dito na lang siguro ako magtapos. Comment nyo na lang sa ating comment section kung tama nga ba na magpa-hospital arrest si Kibuloy na katulad ng ginagawa ng ibang mga sikat na tao noon, katulad ni Irap Estrada, nagpa-hospital arrest. Gloria Arroyo, nagpa-hospital arrest din. Pwede ba yan ibigay kay Kibuloy? Okay, so pag-isagot na lang, mga kababayan, mga card lover. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.